everybody, I'm Mamisel and welcome to my channel. So if you're new here, please don't forget to subscribe and click the notification bell for my next update. So for today's vlog, ang gagawin ko is mag-review tayo ngayon ng isang phone. So ang phone na to is ano, galing siya ng sa Saudi siya binili and syempre meron na din dito sa ano, sa Pilipinas. So 2019 siya naging ano, sikat or hype. Ayun. So ito na nga yung brand na sinasabi ko. Ito na. Oh. Ito yung si Redmi Note 8 Pro na ano, Xiaomi. Ayun. So actually ngayon ko lang din siya nalaman kasi nga ano lang siya, binili minister sa ano, Saudi kasi umuwi siya. So, ano bang meron dito kay ano, Redmi Note 8 Pro? So, syempre, ito yung box niya, loob niya. Ito yung ano, mga manual guide and then warranty card. Warranty card. Tapos, syempre, may kasama siyang charger. Ayan. And then, ano, ito yung sa ano niya. Ang dito. Ito yung pin niya, pin. So, actually, na-open ko na siya 3 days ago kasi nga, kailangan ko siyang ma-check para malaman ko kung okay ba yung phone na to. So, para ma-review ko din, syempre. Tapos yun, may kasama siyang ito, case. And then, ito na nga yung actual na phone. So, ayun. Yan. So, very nice siya. Very nice yung actual na physical appearance ng phone na to. Kasi sobrang, ano, ito is smooth and shiny na likod. And then also yung ano niya, pa-carb yung gilid niya syempre. Tapos yun nga, ang specs niya. So ito na, Android 9 siya. Then ang RAM niya is 6 GB. Tapos siya ay ano, ang internal storage niya is 128 GB. So ano siya, sobrang dami ng pwedeng ilagay or ilaman o i-store dito sa phone na to. So medyo pricey nga siya kasi nga tawag dito, marami syempre depende na kung mataas yung storage, syempre mas nagmamahal yung phone. So nabili siya sa Saudi ng 940 riyal. So times 13, so umabot din siya ng 12,000 plus 12,220. Then as of now dito sa Pilipinas nag-range siya ng 10 to 11,000 pesos. Ayun. Then ang nagustuhan ko sa cellphone na to is ano, napaka ano niya, sobrang bilis niya. Ang bilis ng kanyang bilis niya mag-read. And then also yung camera niya sobrang linaw. Ayun. Tsaka ano, sa gaming yon, ito yung isa sa mga ina-advise nila na magandang gamitin sa gaming. Kaso nga lang, syempre hindi naman ako nag-gaming. So, ang habol ko dito is yung camera. And then syempre yung tawag dito, yung mabilis nga. Mabilis yung kanyang ano, mabilis siya mag-read. Mag-process ba yon. And then ano, so, ang phone na to is, ano siya, yun nga lang, napansin ko dito sa kanya is medyo, kumpara sa Vivo na ginagamit ko is medyo mabigat ito ng kaunti. Kasi, bali, ang battery nito ay 4-5 mAh. So, umaabot siya ng, ano, 7 hours na, ano, 7 hours yung battery niya. Ayun. And then, ang ano nito, ang kagandahan sa phone na ito ay, yung kanyang camera ay ano nga, 64 megapixels. Ayun. Sobrang ano nito, linaw. At saka at the same time, yun nga lang, malinaw siya. Kaso mo, yung color niya, yun ang isa sa hindi ko masyadong na ano sa kanya. Yung color niya, kumbaga kulang siya sa sharpness. Kulang sa tingkad ba? Ayun. Kasi di ba dapat para maging buhay yung isang picture or para maging attractive is dapat medyo ano, yung maano siya, matingkad ba. Ayun, parang medyo ko lang siya doon. Pero sa linaw yon okay siya. And then, ano,
ano pang ano dito. Yun nga, tapos yung fingerprint scanner niya is ano, mabilis, sobrang bilis. Yun nga lang, ang mali dito is dapat kasi yung ano, yung camera na to sa gilid nakalagay. So, sama-sama na siya dito. Yan yung tatlong camera yan, magkakatabi. Tapos, andito yung fingerprint. So, minsan, mamamali ka ng pag, ano, sa finger kasi malagay mo dun sa kamo. So, once nalagay mo, syempre, magdudumi yung camera. So, yun nga lang isa. Dapat kasi yung, ito ay hindi sa gitna. At dapat ay sa gilid yung kanyang camera. Yun ang isa rin sa parang hindi masyadong okay dito. At saka, yun nga, sa gaming, kung mahilig kayo mag-game, ayun, nadadali mo yung camera habang mag-game ka, o di madudumihan siya, ayun. Pero syempre, kailangan linisin mo para hindi malabo kung gagamitin mo siya. Tapos, ang isa pa is, ano, yun nga, kailangan pag gagamitin mo, kumbaga, dapat para ano, mas secure at comfortable gamitin is dalawang kamay, two-handled to. Yun. Para hindi siya enough sa one-handled lang. Ayun. So, kaya kailangan pag gagamitin mo siya is two-handled. Ayun. And then, yun nga, yun din dito is yung, yun nga, nice yung color niya, napakalinaw. Then yung, ano, screen niya, yun, sobrang clear. Pero worth it na kasi nga para dun sa mga ano mahilig mag-games, ayun, okay to, magandang gamitin. And then mabilis siya at the same time yung screen niya siyempre maano, masarap panuuran kasi malawak, malapad ba, ayun. Tapos sulit na siya kasi nga ang taas ng storage niya. Diba, 128 gigabytes, then ano na, ang price niya is dito sa Philippines is 10 to 11K lang. Tapos, malinaw pa yung camera niya. Then, kung sa gaming, ayun, sulit na sulit din to, ayun. So, okay naman para sa akin to. Ayan. Kumbaga, sa mga nagamit ko na cellphone is sa mga nagamit ko ha, yun, parang pinaka the best sa akin to ha, kasi ang ginamit ko dati yung ayun, Samsung, tapos Huawei and Vivo, tapos pang apat to. So, doon sa base sa camera, so, para sa akin, ito yung may pinaka malinaw kasi nga 64 megapixel siya. Ayun. Tapos, yung jacket, tapos USB Type-C, then sa microphone, para sa microphone, then speaker. Sa right side naman, ito yung volume, power on, tapos sa volume. Then ito yung IR blaster, ito. Tapos ito, dito sa left side, is yung lagay niya ng ano, SIM tray. Then, yun nga lang, isang SIM lang yung, ano, bali, ano, isang SIM lang yung may ilagay dito. Yan. So, eto, ay. So, yan. Isang, ito yung SIM tray niya. So, isang SIM lang yung may ilagay dito. So, yung isa is para sa SD card. Or yung isa nyo pang storage. Kung halimbawa, ano na to, full na ang storage niya. Tapos, ang isa pang maganda dito is, yung kanyang camera nga pala, so, yung front side niya is 20 megapixel, tapos, ito naman yung sa likod, apat yung kanyang camera, quad-core ba? Apat yung camera niya. Ayan. Tapos, ano pa? So, para sa akin, sulit na to. Para sa akin, ha, syempre, hindi naman ako ma-artist sa phone. Basta, mahalaga kasi sa akin is malinaw yung camera at saka yung marami yung may store dun sa phone. So, para sa akin, sulit na to. Mabilis na siya, malinaw ang camera. At the same time is, ano, marami pa akong may store. So, sulit na siya and affordable compared dun sa ibang, ano, mga phone na, ano,
high end ba. Tapos ano siya, good quality siya kasi nga si Xiaomi is gawa siya ni Xiaomi. So made in China siya pero okay yung ano si Xiaomi. Xiaomi sila yung nag-manufacture nito. So based din sa mga research ko din is okay ang mga gawa ng Xiaomi. So ayun. So yun lang may i-share ko sa inyo guys about dito sa Redmi Note 8 Pro. So ayun, sana nga nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea about dito and sana ayun. Salamat sa panonood at huwag niyong kakalimutan pa lang mag-subscribe. Thank you po.